Okay, so kailangan ko umalis ng 8 o'clock, ha? Kasi meron akong dinner with my kids dito sa kabila. So, sino hindi pa member? Okay, ang goal ko dito, pagtapos kong magsalita, hindi pa rin kayo nag-join kasi gusto kong manatili kayong mahirap forever. Ha? Lahat ng sasabihin ko, pakinggan nyo. Tapos pagkatapos, huwag kayong sasali. Kasi ang dami na naming mayaman. Kailangan ko na nang mahihirap. Kasi nahirapan na kami. Walang naguhugas ng kotse. Walang naglalaba. Walang nagplaplansya. Walang nagluluto. Putangin na, lahat na lang sa bahay namin, milyonaryo na. Sabi ko, bigyan kita 1,000,000. Luto mo ko pansit kantong, fuck you. Diba? So, hindi pwedeng umaman lahat. Kailangan merong mga mayayaman. Yung mga nauna sa Ipern. Tuloy-tuloy natin yung pagyaman. Yung mga sumunod, yung mga wag na, wag na. Tama na, tama na. Nagtra-traffic na dito. Taki na, 30 na yung Mini Cooper. Tapos, next week, Wednesday, merong isa. December 7, merong isa ulit. December 14, merong isa ulit. Nahihilo na kami lang ang pagparkingan. Tapos yung Cedeng, putang ina, kanina lang kausap ko, may dalawa na naman dadagdag. Ano ba yan? Putang ina. Ay nako, ang hirap talaga pag maraming pera. Maraming pinayaman. Putang ina, yung gasolina, nauubos na. Nauubos daw ng Ipern. Kahit na full tank pa rin, sige, karkahan mo lang. Hindi balik tumapon. Kasi sayang yung Petron card, walang mapaggamitan. Sunugin mo yung bahay ng kapitbahay. Busan mong ano, gasolina. Okay. Uy, bago ng sapatos mo ha. Finally, nagpalit ka na after 6 months. Kala mo, nakalimutan na kita ha. Tangin na, kumita na ng 1,000,000. Isa lang yung Jordan. Ibang klase. Doon sa dati niyang kumpanya, palugi siya 1.5 million. Dito, kumita 1 million isang Jordan. Okay, so yesterday, meron akong ka-meeting sa office ko. No? Isa sa mga nauna naming napayaman, huwag niyo sundan kasi welder. High school graduate welder, 500 pesos yung sahod. No? Tapos ang huling trabaho niya dito sa Capitol Commons, yung bubong dyan sa Capitol Commons, siya ang nag-welding. After, may nag-invite mag-join sa Ifern, so from 500 pesos na trabaho, ngayon na sa Ifern, 5 taon na po sa Ifern. Okay? Kamiting ko kagabi yung mag-asawa. Yung misis naman, high school graduate din, housewife, no? Walang trabaho. So ito yung kamiting ko kagabi. Pakita lang natin. Yan. So ito yung dating welder, his, tama ba, age ni Ken, parang 29 years old, ganun, no? 29, 30. Parang ganyan lang age nila, 28, 29, 30. Yan lang yung age nila. So this is Ken, this is Rain. No, they're both high school graduate. No, actually si Ken nag first semester college tas nag drop out. Tapos ang last na trabaho niya before Ifern, 500 pesos a day welder. Okay? So ba't kami nag-meeting? Next picture please. Okay? Kasi pagka nakaganyan sa Ifern, pag nakakaliwa, Rolex Club. Rolex Club. Nakita niyo yung lalo ko? Mamaya papahawakan ko sa inyo. First row, first row. Okay. So, bakit? Bakit? Next. Yan. Ganda ba yan? High school graduate. Okay, meron siyang bagong relo. Kita ba? Kita ba yung mga diamonds? Okay. Ganda ba ng ngiti niya? Laki ba ng diamond na singsing niya? Oo, yung sa'yo, hindi makita. Wag na. Huwag natin pag-usapan. Kasi laki nung nunal niya. Na, yung diamonds niyo. Next. Yan. Kita ba yung price? Ha? Ha? Pumunta po kayo sa tindahan. Kasi sa Pilipinas, 2,660,000. Mas mahal pa dyan. Ha? Nakalagay dyan, 2,582. No? Tama? 2,582. Sa tindahan, sa Greenbelt, 2,660,000. Shangri-La meron din. 2,660,000. High school graduate. Okay? Next. So, kanina, may diniliver sa akin na relo. Kamukha ba? Yung isa nasa kahon, yung isa wala sa kahon. Kasi suot ko yung isa eh. Yan, di ba damit ko? Kakulay ba? Yung sleeves.
Next. Yan. So, yan. Yung relo lang. Relo lang. Okay. Next. Boom. Dito sa iFern, pag may nauna, may susunod. Ha? Since sa iFern, distributors ang bida, kung anong meron yung presidente, dapat meron din yung top leader. So, pag nagkaroon ng top leader, sino yung next? Yung leader na susunod sa kanya. Tangin na, ibang klase ng ngiti ni Ali. Oh. Sabi niya, ako na ang next. Yung ngiti niya, lagpas tenga. Sabi niya, hindi pa nasusuot ni sa akin na yan. Okay? So, mukha ba? Mukha bang kamay ko to? Oh. Mukha ba? Same. Kamay ni Zach. Next. Ayan. Ah, yung pangarap mong bahay, pati yung bahay ng kapitbahay mo, pati yung bahay ng kabilang barangay. Suot ni Zach. Yung kabilang barangay, suot ko. So, dalawa kami, pag-aari namin yung dalawang barangay. Tama? Dalawa yung relo kanina, di ba? O so, 14 plus 14. Tama? May 0.5 pala, putang ina, 29 pala. Ha? 14.5 times 2, 29 million. Okay, so, di namin kailangan yung putang inang pera nyo. Di namin kailangan na mag-join kami kayo dito. Pero kung yung welder, napayaman namin. Tama? High school graduate, welder, 500 pesos a day. Yung misis niya, ang relo, 2.6 million. Di ko pa nakwento kung magkano yung relo ni Mister. Tama? Nakaganon din si Mister eh. Ibig sabihin, Rolex Club din. Tama? Next. Yung relo ko walang kinang, batong dalawa. Grabe. Tapos ito mas matindi pa, ibang level. Sino may ari? At ikaw. Thank you, Sir Tom. Iba talaga yung mga walang pinakaralan, yung mayaman sa iPern, buti pa. Yung mga matatalino, nila mapayaman. Yung mga matatalino, naka-G-Shock, naka-Philips Stein, di ba? Ito, Hublo with Diamond, yes. 2.6 million. Ito, 5 million, di ba? Presidente, kapalit ng relo ni Sak. Abangan! Yes. First row lang ha, first row. Second row, wag nyong, ano, inggitin nyo lang yung second row. Yan ha. Hawak picture, tapos pasa dito sa kabila. Para mapil nyo kung anong piling. Ano, halata bang 14 million siya? Ha? Napil mo ba yung 14 million? Ha? Napil mo? Mas mabigay siya sa sapatos mo, di ba? Okay. So, you know, pagka tinanong ako, Tomani, anong negosyo mo? Ang negosyo ko, gumawa ng milyonaryo. Okay? So ako, graduate ako ng LaSalle, Computer Science. Graduate ako ng AIM, Asian Institute of Management, Masters in Entrepreneurship. Lahat ng klaseng negosyo, lahat ng industriya, pinag-aralan ko. Pinakamabilis gawin sa akin kasi minana ko yung pagninegosyo sa lolo't lola, nanay at tatay ko. Hindi ko sinabing isuot. Sabi ko, tignan, hawakan, at ipasa. Wala ka pong karapatan magsuot. Pilingera, tangina. Mag-family package ka muna. Mag-top-di ka muna. Mag-rank advance ka muna. Yan, papasukat ko sa iyo. Mag-Rolex Club ka muna. Okay? Second row yan, second row. Pasa mo lang yung picture. Pasa mo lang yung picture. Huwag kang magpa-picture sa kanya. Okay. So, makinig kayo ulit. Wala naman, hindi nyo naman hawak yung relo. Sa akin kayo makinig. Huwag na kayong umosyoso. Wala rin. Sobrang layo rin. Okay? So, what do I do? I create millionaires. Okay? The easiest thing for me to do is make money. Pinakamabilis sa akin gawing gumawa ng pera. Okay? I've earned 3 million pesos in a day. No? Not as a networker. Ha? Kasi yung 5.5 million ni Zach Lopez, isang buwan niyang binuo yun. 30 days.
Yung kinikwento ko sa iyo, 1 million in one day. The biggest transaction na naisara ko, 1 billion. Ha? Pero 6 na buwan yun. 6 na buwan na negosasyon. Pero 1 billion yung binayad sa akin. Ha? 1 billion. So, chicken lang gumawa ng pera. Walang ka-challenge-challenge sa akin gumawa ng pera. Okay? Kaya yung paggastos ng pera sa amin, wala lang. No? We spent 30 million in one day. One day, 30 million. Yung buong buhay, nakikitain ninyo. One day lang na shopping namin yon. Okay? So, it's easy for me to make money. So, what is the challenge? The challenge is to create millionaires. Gumawa ng milyonaryo. Okay? Unfortunately, mas maraming doubters, bashers, no? Kasi bashing is free. Bashing on TikTok is free. No, kahapon nag-event sila Mamadam dito. No? Happy si Madam, sabi niya, isasara ko yung Louis Vuitton para sa 30 na mini ladies magsha-shopping sa Louis Vuitton. Merong nag-video kay Madam, pinost sa TikTok. Ang sagot ng, etang ina, talagang 9 a.m. to 11 a.m. sarado naman talaga yung LV. Sabi niya ganon. Siyempre si LV, ang benta ng isang LV store can be like 20 million in a day. Tama? Hindi siya pwede basta-basta magsara ng oras na may dadating na Koreano, Hapon, Inject. Tama? Yung mga number one na kliyente ng LV ngayon, Pogo. Yung mga nagtatrabaho sa mga online casino, yun yung number one na kliyente. Oh, hindi na bumalik. Ano na? Baka pagbalik sa akin, stainless na yan. Tangin na kinakaskas eh. Kala nyo ha, naka-CCTV kayo. Tangin na nyo. Okay. So balik. Balik tayo sa story ha. Okay? So syempre, si LV, para ma-accommodate si Madam at yung mini ladies, magbubukas sila ng mas maaga para yung kliyente na dadating at 11, ma-accommodate nila. Kasi may appointment eh. Ang LV, hindi naman walk-in yan eh. May appointment yan eh. Meron na naka-appointment. So gagawin nila, papapasukin nila lahat ng empleyado ng alas 9 para yung 9 to 11 exclusive sa mini ladies. Diba? Sige, ala, suit mo sa akin. Yan, yan. Ay, medyo may utak siya, hindi baliktad. Sige. Yan, yan muna, yan. Sige. Knox! O, kabila naman. Knox naman! May pag-asa. Tuloy-tuloy mo lang yan, ha? Para hindi ka lang tagahawak. Okay, so ayan na, nag-trending na. 1,000, 2,000, 10,000 views na. Kasi natuwa na yung mga basher eh. Parang kala nila, ay, nakaisa kami. Diba? 9 to 11. Sarado naman talaga. Anong papabuksan mo? Diba? Parang ganon. So anyway, at the end of the day, pag nangyari na yung event, kasi invitation from Louis Vuitton dumating eh. Alam naman hindi matuloy yung event, dumating yung invitation. So pag natuloy na yung event, ay di mag-bash siya ulit habang kada isang mini lady bumibili ng $200,000 na bag. Tama? Habang lahat ng mini lady pinapakain ng Louis Vuitton sa loob. Tama? Pinapakain, pinapainom. Etong matindi, sana isama ni Madam ulit yung dalawa niyang aso, si Boogie at si Ace, para yung basher, mas mababa pa pala siya sa aso. Kasi yung aso, nagsya-shopping sa Louis Vuitton, pinapakain, pinapainom, at yung dalawang aso ni Madam, may bag ng Louis Vuitton. So, abangan natin yun. Masaya. Masaya makipaglaro sa basher. Kasi, after niya mag-bash, gutom pa rin siya. After niya mag-bash, maghahanap pa rin siya na mauutangan kasi wala siyang pangbayad ng Meralco at Manila Water. Tama? Samantalang, after mag-shopping nila, Mamadam, di ba? Lalabas sila, iinom, kakain, tama? Or I don't know, baka maglalatag. Baka papakita yung bag sa inyo. Baka iinggitin kayo. Tama? Or baka i-inspire kayo. Baka sasamahan kayo sa mga latag nyo. Tama? Kasi may, sino mga may upline na mini lady dito? May uplines na mini ladies? Oh, di ba? Maraming may upline na mini lady. So anyway, mabilisan lang kasi kailangan ko umalis ng 8 o'clock according to my 14 million peso watch.
Nandito ba yung, may mga cheque po dito yung mga nanalo ng 25,000. Ha? Dito sa IPERN, ginawa mo lang yung trabaho mo, naglabas kami ng contest, may additional ka pang 25,000. So tawag dito, the direct sponsor incentive promo. Ang pinamigay namin dito, total 1 million. So puro 25,000 tong mga ibang cheque. So hindi ko alam kung nandito. Kung nandito, punta na lang ha. Marie Chris Sumalinog Cantero, 25,000. Oh, see? So, para sa mga basher, tanginan nyo, tunay na tao to. Fuck you. Kala mo, cheque lang, ha? Hello. May magpipicture bang upline o downline? Oh, bilis mo. Dito ka. Magtatrabaho ka pa. So, when did you join IFERN? September 6 po. This year? Okay, so paano mo napanalunan tong promo na to? Naging top dip po ako nung October. Ilan yung dinirect mo para makasama dito sa contest na to? 8 po. So, anong dati mong trabaho? Isa po akong nurse. Natrabaho po ako sa hospital. Pero ngayon po, masaya po ako nagpo-full time sa IFERN. On. Magkano yung sahod mo as a nurse? Yung basic salary ko po, pinakamalaki is 12,000 per month. Utang ina, isang cheque lang, 25, panalo na to. Times 2 na. Buti naman, nag-resign ka. So, todo mo na to. Last month, magkano ang kinita mo? 123,500. Eh, etong November, magkano na? Secret pa po. Malalaman niya yung diesel. Top, diba? Top, diba? Yes! Okay, palakpakan natin. Congratulations. Ang ganda ng apelido mo, Sumalinog, ha? Yung Sumalinog dito, puta, 4 million naman yun. Ha? Sige. Nasa dugo. No, sige, tingnan natin kung totoo. Pero in fairness, ha? Kasi tatlo yung Sumalinog natin na presidential director. Ha? Si Carlos Sumalinog, presidential director. Ang kapatid niya si Jack, presidential director. Ang ate nilang, si Melanie Emerald, presidential director. So tatlo yung Sumalinog na presidential director. Baka pang-apat siya. Gary Castillo Ocampo, 25,000. Nandito? Oh, ha? Pacquiao basher, ha? Dalawa na yung tunay na tao. Sige, sige. Mag-abot ka dyan. Picturean nyo siya, picturean nyo siya. Kahit nag-iisa siya, may 25,000 siya. Anong malay mo? Baka libre ka sa Jollibee. When did you join? Mukhang bata ka daw. Anong age mo? 30 na po. Mukhang bata lang pala. Okay. When did you join? February 25 po. This year? Okay. Di ba holiday yung 25? Ano yun? Ninoy Aquino Day. Ano yun? We were 25. Huh? EDSA Revolution. Okay. So, anong trabaho mo? May kotse ka eh. May kotse ka. Anong trabaho mo dati bago ka nag-IFERN? Yung seaman po. Seaman. Ano po? Nakausap na kita dati. Ikaw yung dati yung seaman. So, full-time ka na ngayon sa IFERN. Magkano income mo last month? Last month po ay 120,000, sir. Ngayon may plus 25 pa, ha? Magkano yung sahod mo ng seaman ka? 60,000 po, sir. So, ilan buwan ka nang wala sa barko? Ano na po, simula po, sir, nung umuwi po ako dito, hindi na po ako bumalik, sir, sa barko. Nag-desisyon na po ako talaga na i-full-time po ang IPERN. Kasi ayoko na pong iwan yung family ko po, eh. This month, magkano ka? Kung last month, 120 plus 25. This month, magkano ka ngayon November? Hahabulin pa, sir, sa top D po. Nasa magkano na? May 100 na ba? Wala pa? Wala pa po, sir. Magkano? 20 ba to? 30? Mababa. 40 pa lang, sir. Ina mo, ha? Nag-top D ka lang, nagpahinga ka, ha? Alam mo, ang sikreto ng pagyaman sa IFERN, disiplina lang. Kasi nung empleyado ka, kahit na 500 lang, everyday gigising ka maaga. Kung hindi ka on time, late ka, may kaltas yung 500. Tama? Trabawin mo yung buo, umuwi ka after office para may 500. Pag nag-under, bawas. Pag nag-late, bawas. Under, bawas. Tama? So dito sa IPERN, ganun din. Pag hindi mo binigay yung buong oras na binigay mo para mag-top D, hindi ka magta-top D. Tama? Kasi nung unang buwan mo, excited ka eh. Walang tulugan. Di ba? Lahat excited maglatag. After nung 120, pahinga muna tayo. Sumasakit. Di ba? Biglang every other day na yung grind. Tapos magtataka ka 30. Di ba? Fuck you, kasalanan mo yun. Ha? Kasi every other day ka na lang. Gawin mong every day ulit.
Kung hindi, babalik kita sa barko. Palakpakan natin. Ha? Next month, naabangan kita, ha? Top D. Ha? Kung hindi, hindi ko pipirma ang cheque mo. Rosario Mayuga Bumatay. O, tingnan mo, tunay na naman. Grabe, parang iyak yung mga basher ngayon. Wala silang matira sa atin. Lahat tunay na tao. Lapit ka, malakas ba zoom nung camera mo? Parang pangit yan eh. So ma'am, when did you join iFern? Yung January. So, marami ka na bang check na malalaki? Parang last month, magkano income natin? At 36. Ano yung highest mo for the whole year? January ka pa nag-join eh. Lang po yung higher. So, hindi pa kayo active? Di, naga-active naman, sir. So, naga-active sa loob ng 11 months, 36,000. De, pero ilan yung pinasok nyo para magkaroon ng 7 direct kayo. So, sipin mo, 7. Kumita ka ba dun sa 7? Yun ba yung 36,000, yung 7? Nasa 63 yung kabuuan. 63,000 last month. Kabuuan po, sir. Sumali ka since January. Hanggang ngayon, 63,000. Eh, hindi po ako nung unang check. Bali po, ano, yung unang check, 9, tapos 11, tapos 36, tapos yung kabuuan po, 63. So, total ng kinita nyo sa iFern, 63. Magkano yung pinuhunan nyo sa iFern? Nag-ano ko, yung 7 account. So, dati 59.5 lang. Tapos 66 na yung 63 na ang kinita nyo, tapos may 25. So, balik pera na. Ano pong background ninyo? Ano bang trabaho or negosyo nyo? As a husband, sir. Trabaho ni Mr. Civil engineer. So, feeling ko malaki yung sahod ni Mr. kaya medyo relax-relax lang kayo mag-iFern. Tama po. So, sino pong apply nyo? Pamilya ba kayo? Ano ba to? Grupo? Magka-classmate ba kayo? Magkakaibigan? Anong storya nyo? Yung pinaka-apply po namin si Abdes, sir, na sa Power Lines, tapos Top Team All-Stars, si Ms. Naime Tejada, doon. Galing kayo doon sa sumakabilang kumpanya. Yes, sir. Okay. So, marami pong galing sa kumpanya nyo dati. Tatlong buwan pa lang, kalahating milyon na yung kinikita. Sayang naman. Kung sila bago-bago lang, di ba? Si example, si Joel Perel, no? Unang buwan, Rolex. Pangatlong buwan, Mercedes-Benz. Ang last 2 months niya na cheque, 500,000, 500,000. Kayo po, January. Siya, 3 months ago lang. Diba? So, nasa atin po yun. Kasi si Mister, ilang taon na po? 55, diba? 100 years na lang siya magtatrabaho, magre-retire na siya, diba? Kasi diba, ang normal na empleyado hanggang 155 years old. Diba? So, relax-relax lang po kayo kasi may 105 years pa naman yung pagtatrabaho niya. Diba? Alam mo, ang problema ng Pinoy, the Filipino doesn't know how to plan for the future. No? Merong asawa, kapitan ng barko. Hanggang kapitan ng barko, hanggang 65 lang. Kahit na 500,000 naman ka, the moment you hit 65, you hit retirement age, pag nag-66 ka na, wala nang 500,000 naman. Pero yung Meralco, dumadating pa rin. Yung tubig, dumadating pa rin. Tama? Pagbili ng bigas, ulam, tuition, gastusin, gamot, hospital. Diba? So, hindi nagplano. Eh, si iFern negosyo po siya. Okay? So, sayang yung opportunity. Okay? So, gawin natin, wag yung 11 months, 63,000. Sana at least, every month, 63,000. Okay? Sige, palakpakan natin siya kahit wala siyang ginawa. Kaingitan nyo na lang yung 25,000 niya. Ito, hindi na to raffle. Ito yung reimbursement, ha? Luxury points reimbursement, 10,000. Taga Davao to, Jordan. Nakalagay sa baba ng cheque, oh, Jordan. Okay, so may 10,000 siya para pambayad dun sa Jordan na binili niya. Okay, so ito yung luxury points ninyo at work.
Ito, Sharon Masukusi, nakalagay oh, sa baba, Rolex. Ito, sa baba. Ha? 20,000 para pambayad sa Rolex niya. Okay? Sharon Masukusi. Mini lady to, naka Mini Cooper to na bumubukas yung bubong. Eto, sino yung wala pang kotse? Taas ang kamay, walang kotse. Magpakatotoo kayo. Okay, eto nakalagay. Monthly amortization, 20,000. Ha? Monthly amortization. Pati yung pang monthly ng kotse, binibigay namin. Resibo lang. Bigyan nyo kami resibo, papalitan namin ng cheque yung resibo nyo. Sinong walang ref at TV? Nakalagay yan, no? Samsung Ref, 30,000. Ha? Samsung Ref, 30,000. Eh, baka nandito to, kilala ko tong pangalan, Diana K. Zeta Morena. Are you here? Nakita ko siya, halika. Nakita kita kahapon, buti binasa ko yung pangalan mo. Ito pala yung 20,000, Porsche Cayenne, yung may relo kanina. Lorin Andrea Mateo Kiere. Ito. Ito, siya yan. Yung kotse na Porsche, 8.6 million. Ito yung 20,000 na monthly na re-reimburse sa iPhone. Halika. Picture tayo. So, grabe. Samsung Ref and TV. Okay, so what's your... When did you join iPhone? What's your former... profession? Advertising morning po. I'm Diane po, so I'm a former corporate employee po for 17 years. And Nestle po. 28,000. Tapos? 28,000 yung dati niyang sahod. Dito, pang reimburse Samsung Ref and TV, 30,000. Dalawa? O sige, hahanapin ko. Sige, ma'am, hanapin ko. Magkwento muna kayo dyan. Hanapin ko ang cheque nyo. Sige. Thank you po, Sir Tong. So, eto pong 30,000 is my e-points reimbursement po. So, it's part of the marketing plan po ni iFern na pag, ano po, yung safety net of the company, binibigay pa rin po yan sa distributor. So, ito po yan, 30,000 pesos. So, you know, just to share, alam nyo ano ibig sabihin ng safety net? Buti pa kayo. Ako hindi ko alam. Okay? It's useless, no, to tell people about the safety net. Only networkers understand the safety net. What iFern has done, no, we have created a marketing plan that rewards you for your effort. Kasi sa office, from empleyado, naging supervisor, nadagdagan ng 50 pesos. Tama? Naging assistant manager, nadagdagan ng 200 pesos. Okay? Dito, sabi nga niya, may check pa akong iba. Nakalagay, rewards and incentive for rank advancement to senior field vice president. Okay? Kasi di ba yung first distributor, pag nag-member ka, distributor, pag meron ka 11, associate, 21, builder, 100, team builder, 300, field manager, 750, field vice president. So itong na-achieve niya, 1,500 na account sa kaliwa, 1,500 account sa kanan, senior field vice president. Anong na-achieve mong position sa Nestle in 17 years? Yung last post ko po was sales admin po. It's a lateral transfer po. Okay. Lalim nun. So, lateral transfer, sales admin. After 17 years, magkano? 28,000 after 17 years. Gano'n ka nakatagal sa iFern? 27 years? No po. 3 years po. Okay. And total accumulated income of 3.5. Okay. Kasi kung 27,000 in a year is 300,000 a year. 27,000 a month is about 300,000 a year. In 10 years, it's 3 million. Samantalang sabi mo, 3 years ka sa iPern, 3.5 million. Tapos, since senior field vice president,
1,500 accounts on the left, 1,500 accounts on the right. Today, she has 165,000 pesos. Okay? So, tatlong taon lang na-achieve niya to, samantalang sa Nestle, 17 years ang na-achieve niya, 27,000. Am I correct when I say na ito yung pinakamalaking pera na mahawakan mo kumpara sa nakukuha mo sa sahod mo kahit na mag, I don't know, 13-month pay, 14-month pay kayo na isang baksakan? Yes po, Sir Tom. Kaya din po ako nag-resign. So, how long ka na sa iFern bago ka nag-decide mag-resign? Ano po, 2.5 years. Okay, so, 2.5 years mo munang pinagdudahan si iFern bago mo din-decide mag-resign. Okay. So, anong goal mo ngayon? Ano po uli? Trabaho po uli for presidential director naman. Okay. So, may picture na ba tayo dito? Halika, picture tayo. So, today, you're receiving isang 175, isang 30,000. Okay? So, separate to sa income. Okay? Pakan po natin. Thank you very much. Congratulations. Hindi naman pala sayang yung pagpapahanap niya sa akin ng check. So, luxury points. No? Ito, yung member po natin sa Barcelona, Spain. Ang tindi nito, si Edelson. Mapapanood niyo po siya sa Sabado, pati sa Linggo. Kasi isang taon po siyang member sa Barcelona, wala po siyang hawak na produkto. Never po niyang naamoy yung Aurora soap, never niyang naipahid sa katawan niya yung lotion, never niyang nasubukan yung sipilyo na Silver Fresh, pero sa loob ng 10 buwan, kumita siya ng 1 million sa iFern, paniniwala at tiwala lang. So after 1 year, he came to attend our event in Las Casas, Bataan. Doon niya tinanggap yung 1 million na cheque niya na naipon ng 1 taon na commission. Okay? Ito yung time na dahil sa pandemic, nag-out of stock si iFern. Kaya pinalipad namin si Edelson from Barcelona to Las Casas, Bataan para makapagpatunay siya na kung maniniwala ka lang, lahat pwedeng magkatotoo. Kasi wala siyang hawak na supot, wala siyang hawak na produkto. Hindi man lang niya natikman kahit 1 butil ng Fern D. Pero kumita siya ng 1 million. So sabi niya, Sir, paano pa pag natikman ko na yung produkto? Paano pa pag nahawakan ko na, paano na kung naiuwi ko na sa Espanya? Which ginawa niya? Siya po ang nagparehistro ng iFern products sa Barcelona, Spain. Ang trabaho niya, waiter at kusinero. So walang limit po dito sa iFern kung anong pwede mong ma-achieve. Kung gugustuhin mo lahat posible. Kasi kusinero sa ka-waiter, nagpaparegister sa FDA ng produkto. Hi! I'm waiter, I'm chef, I'm cook, di ba? Cucinero, I'm here to register pharmaceutical product Fern Active Milka. Tama. Okay, so congratulations Edelson, 40,000. Reimbursement for Rolex. Siya po yung una nating leader sa Barcelona na naka-Rolex. Sabi niya, 16 years wala daw siyang naipon. Sa iFern, 1 taon, 1 million. Luxury points, ito, diamond ring. Ha? Diamond ring. Joseph Dimapilis Nones. Grabe. Oh, pati Sing Sing, ha? Pati Sing Sing. Diamond ring. Diamond ring, sagot ni iFern. Ha? Suot mo ba yung diamond ring? Ingitan mo sila. Pakita mo. Na, isilawin mo sila. Ha? Silawin mo sila. Diba, hindi lang ikaw may ring, di ba? Si Mrs. Nandiyan ba si Mrs.? Halika, pakita mo na yun. Yabangan mo. Sabihin mo, ganun. I mean, ipakita mo. Ipakita mo. Ipakita mo. Ganun mo lang dito. Ganun mo lang. Para, yan. Grabe. By the way, Tessera, no? Check on IG. Tessera is the number one jeweler in the Philippines right now. Ka-tie up po natin siya. Pag iFern leader ka, up to 24 months. Zero interest. Pag iFern leader, pag hindi member, bahala ka sa buhay mo. Palakpakan natin Joseph and Juray. Ha? Ito, acting principal. Acting principal. Ito, call center, 90,000 yung sahod niya.
Ngayon, iFern full-time combined mga 500, 700,000 a month pag inaalat. Ito ang tindi. Airfare and hotel. Ha? Pwedeng bakasyon to, pwedeng paglalatag sa probinsya. Nakalagay sa baba ng cheque. Airfare and hotel. Nakalagay? Airfare and iFern Airbnb. Okay? So, magnenegosyo ka sa labas, pati yung ticket mo, babayaran namin, yung hotel mo, babayaran namin. Jack Sumalinog, Presidential Director, 42,500. Ha? Ito, Rolex ulit. Daisy Masongsong Reyes, SAFAR Presidential Director, 50,000. Rolex. Ken Kiere, yung kasama kanina, relo, si Mister naman, 60,000 naman. Yung kay Mrs. ang na-reimburse, 20,000, sa kanya, 60. So, total mo, yung sa Porsche niya, isang 60, isang 20, 80,000 na amortization or monthly na hulog sagot namin. Magnenegosyo ka lang dito kasi gusto nga namin umasenso kayo eh. At alam nyo, ba't namin ginagawa yung ganon, yung reimbursement, para mapunta yung pera sa tama. Kasi ang Pinoy, pinakabobo humawak ng pera sa buong mundo. No joke, kaya nga ilang henerasyon, tatlong henerasyon lang yung pamilya ko sa Pilipinas, bilyonaryo kami lahat eh. Kayo, umpisa sa Aita, Tausug, nandito na kayo, di ba? Ano nangyari sa inyo? Tama? Ay, mga Koreano dumating. Lahat ng Samgyeopsal ngayon, Koreano may-ari, di ba? Sino empleyado? Eh, di Pinoy. Nakakita ka na ba ng Samgyeopsal na restaurant, Koreano empleyado? Wala. Di ba? Puro Pinoy ang empleyado. Oh. Tapos, ang parokyano, ang customer Pinoy, pagka kumita pera, padala sa Korea. So, kaya ang bansa nila payaman ng payaman, tayo palubog ng palubog. Kasi bansa tayo ng empleyado. So, ginagawa namin to para yung pera mapunta sa tama. Kasi kung hindi, ate, kuya, malaki naman yung income mo sa iPern, pautang naman dyan. Sigurado, babayaran kita. Magpapatayo lang ako ng hotel, pautang ng 10 million. Diba? Mga kalokohan, yung mga utang ng Pinoy, kalokohan lahat. Diba? Sino mga may kakilala dito yung OFW, 20 years ka nagtrabaho, every month may padalang picture, palaki ng palaking bahay, yung pala, bahay nung kapitbahay yung pinipicturan. Lahat ng padala mong pera, ginastos lang pala. Tama? So anyway, ito naman, team builder. Team builder, yung pinakamababa na rank na may rank advance na 20,000. 100 on the left, 100 on the right. Mary Jane Medalla Bautista, team builder, 20,000. Dito? Nandito? Ikaw ba yan? Nagtaas ng kamay yung bata, sabi niya. Mary Jane din pangalan mo, kahit lalaki ka. Marison Reglos Hardinero, 20,000, team builder. Uy, kanina photographer lang, ngayon team builder na. Jonas Francisco Gabona, team builder, 20,000. Congratulations. Tagal niya maglakad eh. Makasampu pa ako bago siya umabot. Bienvenido Bautista Sarmiento Jr., 20,000. Team builder. Congratulations. Halika. Ikaw yung insurance, di ba? Negosyo mo? Yung ano, St. Peter? Malapit na yon insurance, HMO, tangin na mo. Parang, di ba? Ginawa pang sinungaling. Di ba, insurance, HMO, magkalapit na yon. Basta nagbabayad ka, wala ka natatanggap, papel lang. Diba? Ganun yun. HMO, insurance, diba? PNP, papel at pangako. In English, paper and promises. Pag nagkasakit ka, sagot ka namin. Tama? Oh, magkano kita mo ron? 30,000 serve as branch manager. So, hindi ka pa nag-resign, diba? Nandun ka pa, diba? Resign na, sir. Sinajoke lang kita. Oh, so, 30,000 ka doon as branch manager. Sa iFern naman, kumusta? Okay naman, sir. FM na, sir, ako. This is my second account. So, meron ka nang natanggap na 50,000 for FM. Tapos ito second, may 50 na, may 20 pa. So, nakailan account ka in total? Bali po, naka-family package ako, sir.
Sa family package mo na accounts, ilan na yung nag-rank advance? May FM na, may team builder. Yung mga ibang family account, nag-rank advance na rin ba? So, my husband is team builder po. Okay. And then my... So, meron kang FM, may team builder ka, pangalan mo. Mr. Mo, team builder na rin. Ano pa? Yung dalawang anak ko, sir, is builder. At yung kapatid ko po is builder. Okay. So, would you say na worth it yung family package? Yes, sir. So, total, pag tinotal mo, family package, mga almost 300,000 ang puhunan dyan, di ba? Para sa lahat. Mga magkano na yung kinita ninyo out of this iPhone investment? Yung sa akin, sir, kasi ano na eh, mag 2M na. 2 million na po yung sa akin. So, hindi ko pa na-compute yung sa kanila. So, compute din mo para alam mo. Kasi pag nagnenegosyo ka, inaalok mo yung family package, dapat sabihin mo, ito yung kinita, ito yung kinita. Okay? Palakpakan natin. Huwag ka na bumalik dun sa HMO, ha? Team builder, Roldan Bigcas Quinto. Congratulations, 20,000. Ito, field manager, Hana Sibyl Badayos Abueva. Field manager, 50,000. Ha? Para dun sa mga hindi pa nakakita ng field manager na cheque. Okay, 50,000 for field manager. Oh, so ito, again, from Barcelona, Edelson Bagting. Okay, field manager. 50,000. So kanina meron na siyang 40,000 for Rolex, ngayon meron 50,000, no? Baliktad, 'di ba? Pagka ang OFW umuwi ng Pilipinas, ubos pera. Lahat ng inipon mo doon, gagastusin mo sa kamag-anak dito. Si Edelson pag umuwi ng Pilipinas, 'di ba? Humahakot ng pera. Okay, congratulations Edelson. Vincent Gialogo Etchin, doktor po to sa Cebu, 50,000 field manager. Naka-Mercedes-Benz po sila, naka-Rolex Club yung mag-asawa. Isa't kalahating taon pa lang sa iPhone. Mga doktor po. Kasi para sa kanila, kailangan lang nilang maniwala sa produkto, no? Ipre-prescribe nila, tuloy-tuloy na yung kita nila. Kasi believe nga mga tao sa doktor. Kasi yun yung trabaho nila, eh, magpagaling ng tao. Ana Jennifer Alivio Adante, field manager, 50,000. Congratulations. Jesseline Pulvera Andrew, team builder and field manager pinagsabay, 70,000, no? 50 plus 20. Okay, so dalawang rank advance pinagsabay niya. 50 plus 20, 70,000. Opo, tama po, tax-free po. Lucrecia Formoso Revives, 70,000, team builder and field manager pinagsabay rin. Nandito po siya. Nandito? Nasa Ilocos. Okay, congratulations. Canciano Maikis Gonzalez, Field Vice President, 90,000. 90,000, ha? By the way, etong rank advance na to, no, goes all the way. Yung sabi kanina na ang goal down niya, Presidential Director, that's 525,000. Tax-free pa rin. Sa taas ng 525 is Sapphire Presidential Director, 1.5 million. Tax-free pa rin. After that, Emerald Presidential Director, 3 million tax-free pa rin. After that, Ruby Presidential Director, 7 million tax-free pa rin. Dalawa na pong nakagawa, Zach Lopez and Des La Serna. Okay? So ito mga cheque kung nandito, Arnel Corral Legaspi, 102,000, 3 accounts. Dan Henry Dacasin Tolentino. 2 accounts, 4,396 and 113,000 total, 117,000. Sabi ko na sa'yo, pag umiksi buhok, lumalaki income, di ba? Last time long hair eh, pero mababa income. Sabi ko, tangang pagupit ka. Ma'am, ano mas pogi, long hair or short hair? Oh, mas pogi ngayon. Okay, so, ano yung dati mong trabaho? Nurse po ako, Sir Tom. Okay, so, how long kang nurse at magkano yung income mo? More than 10 years po akong nurse and ang income ko po in 1 month is 15,000 pesos. So, ba't mo natagalan yan? Nang ganun katagal na ganun kababa yung sahod? Okay, marami bang magandang nurse na jowa ka ron? Ano ba yung reason mo doon?
Yun lang po yung alam ko, Sir Tom, tsaka pinangakuan po ako maging OFW kasi. Yun lang yung alam mo, ibig sabihin ano, mamokpok, ganon. Ano yung ibig sabihin? Kasi sabi ko, maraming nurse nakapaligid sa iyo. Sabi mo, yun lang yung alam ko. So, yun ba ibig mo sabihin? Kasi nagjojowa ka lang ng jojowa doon, kahit mababa sahod mo, silang nagpapakain sa iyo, ganon. Hindi naman po, yun lang po yung natapos ko kasi, Sir Tom. Tinawin mo kasi. So, how long ka na sa iFern? Ano na yung rank mo at magkano na yung total na kinita mo? 2 years po ako sa iFern. Ang current rank ko po ngayon ay Senior Field Vice President. Ang accumulated income ko po ay 2.7 million. Okay. Na kung babasihan natin yung 15,000 a month, that's 180,000 a year times 10 years, 1.8 million lang yon. Tama? So, samantalang sa 2 years mo sa iFern, 2.7, no? So, ang iFern pala, nagpapaikli ng panahon. Tama? Kasi yung 10 years, no, 1.8 dito, 2 years, 2.7. So, anong goal mo ngayon? Sir Tom, mag-presidential director and syempre, mag-rank advance din po yung mga downlines natin. Okay. So, kaninong yapa ka sumusunod? Sino ba idol mo dito sa negosyo natin? Kayo po, Sir Tom. Talaga? Lagpasan mo muna si Ali sa kasi Zach bago mo ko idolohin. Tama? Wala ka pa nga ng lotus ni Zach ni Ali na napakaganda. Nakita niyo yung kulay blue na kotse doon sa baba. Ang ganda, 'di ba? 'Yun. Kotse nung upline niya 'yun. Okay? Tapos yung relo ni Rolex Root Beer, 2 milyon. Pangarapin mo rin 'yun. Para after eto naman, 'di ba? Kasi ito yung pinapangarap ni Ali ngayon eh. Kanina ko nakita niya, naglalawayan eh. Mamaya. Mamaya, nakakapit na yan sa braso ni Zach eh. Abzak, ako na yan pag nagsawa ka. Okay, so top D ka ba this month for November? Yes, Sir Tom. Magkano na ang income mo? Kasi may ilang araw pa tayo eh. 200,000 po, sir. Wow! Palakpakan natin. So, ano yung feeling mo pagka natapos yung November? Nasa magkano ka na? Magdi 300,000 tayo, Sir Tom. 300, abangan ko yan ha. Pag hindi to nag 300, ha, hindi ko pipirmahan ha. Ali, ha? Okay, sige. Okay. 300, ha? Sige. Palakpakan natin yung 300,000 ni Dan. Three accounts. 10,000, 27,000, and 83,000. Si Mrs. po, no? Ano siya? Hindi ko alam kung paano tawagin yung position niya eh. Kasi umiikot-ikot siya sa iba-ibang bansa, no? Nag-aayos siya ng problema ng iba-iba nilang branch, 200,000 a month yung sahod niya. Tapos yung mister niya, si Universal Motion Dancer. So anyway, their combined income is 121,000. Alegria Di Maano, John Paul Di Maano. Congratulations. Konti na lang. Yung mga ayaw yumaman, pwede na po mauna umalis. Nandito ba si Rufina Rowena Vistal Caday? Okay, earning from 3 accounts, no? Yung mga dinalatagan, in-explain yung 3 accounts sa inyo. First account, 12,008. Second account, 49,007. Third account, 62,009. Total, 125,000. It really makes sense, no? Pag magjo-join ka, mag-multiple ka na. Kasi yung isang effort mo, times 3 yung kita. Pag nagpito ka, isang effort, times 7 yung kita. Sayang eh. Diba? Kumbaga pag magpapatayo ka ng bahay, tama? Sabihin, sige, magtipid tayo, isa lang yung poste. Diba? Mabilis bumaksak yon. Tama? Eh kung gusto mo sigurado, pang matagalan, eh itodo mo na, ipito mo na yung poste. Tama? Ganun lang din yon. Kasi takot ka, hindi ka maglalabas, tapos magtatrabaho ka, mababa yung income mo, mayayamot ka, titigil ka, balikan na naman sa pinanggalingan mo. Okay? Pero mas malaking pinuhunan mo, no, trinabaho mo, mas malaking kinita mo, ituloy-tuloy mo, magugulat ka na lang, mayaman ka na pala. Okay? Selfa Candor Salido. Nandito? Wala? Downline nyo? Okay. So, earning from 7 accounts. 72, 24,000, 24,000, and 87,800. Total, 164,000.
Ha? Yung tax niya, itong malupit, 16,000. Yung sahod mo na may kaltas. No? Mas mataas pa yung tax niya kaysa sa sahod mo na may kaltas. Okay? So, 164,000. Ang tax, 16,000. Net amount, 146,000. Selfa Candor Salido. Congratulations. So, yun 7. Ito, 2 lang. 2 accounts lang. Pero mas mataas. First account, 76,000. Second account, 113,000. Total, 190,000. Tax, 19,000 yung tax. Sahod ng call center, tax lang dito sa IFERM. Okay? So it's up to you. Tatrabahohin mo o hindi. Mag-i-invest ka o hindi. Hagay Tipa Paler, no? Total, 170,993. Nandito ba si Eunice Tapia Hingan? Nandito? Nandito? Wala? So ito, basahin ko muna before the last check kasi yung last check nakita ko nandito. So ito, 7 accounts ulit, no? Dun sa nag-iisip ng 7 accounts. 9,006, 9,006, 15,002, 15,002, 51,200, 60,800, and 227,000 to total 389,000. 389,000 total ang tax, 38,000. 38,000 yung tax. Kita na? Kita? 38,000 tax. Eunice Tapia Hingan. Congratulations. Our last check, no? Ang pinakabata na miyembro na nandito ngayon. Two accounts. First account, 51,000. Second account, 209,000. Total, 260,000. Tax, 26,000. Christian Stellar Nones Tapia. Net amount, 233. Dalawang account. Minana sa nanay niya. Minana sa nanay niya. Yung, sige, akyat ka sa stage. 3 years lang yung nanay niya sa IFERN. Minana niya po tong negosyo sa nanay niya. Ikaw, 30 years ka ng empleyado. Anong minana ng anak mo sa'yo? Okay. So, congratulations, Chano. Ano tayo? Quick question. Ano? Lights on or lights off? Bakit? Bakit? Lights on or light? Pag natutulog ka, naka-on o naka-off? Off. Lights on. Oh, di ba? Sex or chocolate? Ay, pag wala kang sex, sabihin mo, chocolate, sir. Chocolate. Oh, ganun. Okay, so anong natapos mo? Wala po, sir. Putang ina, walang natapos, di ba? Okay. Graduate ka ba ng grade 6? Yes po. Graduate ka ba ng high school? Hindi po. Bakit ka nag-drop out? Wala kang pang-tuition? Sir, meron po. Madaming pang-tuition. Ah, so, kaya mo paaralin sila lahat? Kaya mo paaralin yung mga anak nila? Tama? Siguro po, sir. No. Eh, ba't ka nag-drop out? Ano po talaga? Sobrang gandang nung nakita kong opportunity dito sa IFERN. Tsaka yung pag-mentor niyo din po, Sir Tom. Kumbaga, kung sa school, nakikinig din naman ako sa teacher, diba? Eh, mas makikinig din ako dun sa the best na teacher talaga na nakilala ko, sir. Kayo, sir. Tuturuan kita, ha? Tuturuan kita. Sa school, nakikinig ako sa teacher at mahal ko lahat ng teacher ko pero mahirap pa sila sa daga. Tama? Yung mga teacher ko, love ko sila. Wala naman silang napayaman. Ang mga teacher ko, love ko sila. Lahat ng graduate dun sa school namin, wala namang trabaho. Ganun. Diba? Samantalang dito sa IPERN, nakinig ako kay Sir Tom. Yung nanay ko nakinig kay Sir Tom. Yung minana kong account kay Mommy last year, 18 million yung kinita. Okay? Pinaka-importante dito, 3 taon lang yung nanay niya sa IFERN. Ang tanong 3 years ago, nasaan kayo? Yung trinabaho ninyo 3 years ago or yung negosyo na tinayo nyo 3 years ago, may narating ba? Kumikita na ba siya? Di ba, kwento mo sa akin last time, nag-invest ka ng 1.5 million, negosyo 3, buwan lang lugi. Tama? So, wala na yung 1.5 mo. Yung nanay niya, 59.5 yung nilabas, yung iniwan sa kanya last year, 18 million. So, this year, January to November, magkano na yung accumulated income mo? Sir, January to October po, nasa 15 na. November, hindi ko pa po na-compute. January to October, 15 million.
Okay? By the way, may assignment ako sa iyo, ha? Next time, natawain kita sa stage, dapat sasabihin ko, Chano, umpisa nung sumali yung nanay mo hanggang October 31, yung araw na namatay siya. No? Magkano yung total na kinita niya? Gusto ko malaman yung sagot na yun. Papasulat ko dito. Tapos, tatanungin ko sa iyo, umpisa November 1, nung nalipat yung account sa pangalan mo, magkano na ang kinita mo? Para i-compare natin kung mas malaki yung kinita nung nanay mo nung buhay siya or mas malaki na yung kinita mo nung minana mo yung account niya. Okay? So, abangan nyo ang susunod na kabanata. And by the way, no? On Saturday, we have a very exclusive Belo event, no? Para lang sa mga kababaihan. No? At mga pusong kababaihan. Okay? At huwag nyo isipin na para lang sa miyembro to. No? Kasi para to sa lahat nung gustong magkaroon ng maraming miyembro. Kung marami po kayong dati pang ini-invite, ay ayaw ko sa networking. Ayaw ko nang ganyan. Iba na lang ate. So ngayon i-invite mo siya ate. Magsasalita si Doktora Belo. Kasama niya si gwapong-gwapong matangkad. Mas gwapo kay Sir Tom. Mas mayaman kay Sir Tom. Mas marami lang ako na payaman. Na si Doc Hayden. Diba? Magkasama sila doon para magsasalita si Doktora Belo kung paano siya naging Doktora Belo. Na pinakamayaman, pinakasikat na doktor sa Pilipinas. Bilyonaryo po si Doktora. 62 years old na. Nagtatrabaho pa rin. Excited pa rin magnegosyo. Marami pa rin napapaganda, no, ng mga tao, mga artista, mga politician, no, mga mayayaman, sikat na tao. And on Saturday, she will talk exclusively for iFern Nation. Kung kayo, mga lalaki, hindi kayo makapunta, papuntahin nyo yung downline nyo, yung prospect nyo. Kasi, dahil sa pag-attend niya, gusto ko na kuya, gusto ko na mag-iFern. Ang ganda pala ng iFern, ibang-iba pala. Tama? Kasi yung mga sikat na tao, hinahangaan tayo eh. Yung mga sikat na tao, kaibigan natin eh. Sino nanood ng concert? Nanood ng concert? Di ba ibang-iba yung concert? Iba yung feeling, di ba? Tapos ang taas ng tingin ng mga tao sa inyo. Ang taas ng tingin ng mga kasamahan natin doon. Kasi pare-pare lang tayo nagbayad, pero tayo sikat, sila tae. I mean, hindi pinansin. Di ba? Tayo, kinakantahan, di ba? Ipern ng Ipern sila, Vice Ganda, di ba? So, and for the people, nag-post kayo, di ba, ang saya naman sa iFern, may mga concert-concert pa, tapos nasa VIP pa. So, itong event natin kay Dr. Belo, ganun din. Kasi yung CZEL, sino mga miyembro? Miyembro. Yung CZEL para sa atin yun. Di ba? Awarding eh. Ticket? Aka na, 500 mo, may nata ticket. Hindi, joke. May mga nagtanong sa akin, nag-post ako sa Batman Club kanina. Sabi niya, sir, saan makakabili ticket? Sabi ko, tangin na mo, tanong mo, upline mo. Sabi ko, hindi, sa dashboard po. Ha? Pag hindi nyo alam, magtanong sa upline. Kung hindi, sa kahera, meron din yata. Hindi ko alam. Kasi hindi ako nagbebenta. Pumupunta lang ako. Tagabayad lang ako ng venue. Okay? So, we doing this, no? Belo event is for you to grow your network. Belo event is for you to grow your prospect list para mas maraming magka-interest sa negosyo mo. Kasi iba yung pinapakita mo. Saka, siyempre pag 9-5, magdadalawang isip. Pagka 28-5, magtatatlong isip. Pagka ano yung next natin, 66-5, magpipitong isip. Pag 500, sige na nga, samahan na kita kasi gusto ko rin makita si Doktora Belo. Tama? Sige na nga, samahan ko, baka makapicture ako kay Hayden. Tama? Eh sabi ni Madam, yung mga barkada ni Madam, si Vice Ganda, Presidente ng SM, Steven Tan, Mike Lim, Passion Police Bank, baka magdatingan daw sila para suportahan si Madam at si Doktora Belo. So anong malay nyo? Baka tangin na lahat ng mga artista sa Pinilakan Tabing, baka nandun. Baka makachamba kayo. Isang picture lang, fruit cocktail, lahat nila ng artista nandun pala sa background mo. Baka. Pero kung hindi, for sure may matututunan ka kay Doktora Belo. Tama? Kasi paano siya naging Doktora Belo? 32 years, number one pa rin. Di ba? Ako, pangarap ko ba maging Doktora Belo? Or kasing galing niya magnegosyo? Yes. Kasi 32 years na nasa taas pa rin siya eh. Wala pa rin makatibag sa kanya eh. Siya pa rin yung hinahangaan, siya pa rin iniidolo eh.
But ayaw nyo ba matuto sa the best? Tama? So let's all go there on Saturday. Bring your prospects, yung mga kumikita na. Kahit mabigay ka ng 10 ticket, 5 ticket, kasi anong malay mo yung 500 mo, maging family package. Yung 500 mo, maging 66.5. Tama? So sabihin mo, sige, libre kita ng belo. Pagtapos, libre mo ko dinner. O, the ex deal. Diba? Habang linalatagan mo, sige, magbayad ka family package, libre kita dinner. Ex deal lang yan. Tapos, sa Linggo, magkita-kita tayo para sa sizzle, para sa atin yon, para sa mga award. Yan, papalakpakan natin si Chano kasi hindi siya natatanggal sa top 10. Hindi bumababa ng 1 million yung income niya for the whole 2022. Okay? Sino yung mga gustong umaman dito? Okay. Yung mga gustong magandang Christmas. Magandang Christmas. Sige. Yung mga gustong maganda Christmas, tayo. May pentelpen ba tayo rito? Hindi na. Hindi. Meron na pala dyan. Okay. So, hindi ko papababayan si Chano dito kasi yung Christmas para sa bata eh. Pero ito yung bata, mas mayaman sa inyong lahat. Sigurado, sigurado, maganda ang Christmas niya. Kayo, hindi ko lang alam. Tama? So, if you're not yet a member of iFern, mag-join kayo ngayon, tuturuan kayo, meron akong computation na ginagawa, tanungin niyo yung mga apply, ano yung sasabi ni Sir Tom na gaganda yung Christmas? Iko-compute nila sa'yo, simple lang yon. Magme-member ka, araw-araw, magbebenta ka lang ng produkto, dalawa lang. May maganda kang Christmas, may Aguinaldo mga anak mo, magandang pasok ng New Year, next year, payamanin ko kayo. Okay? Huwag muna natin pag-usapan pagyaman kasi November na eh. Isang linggo na lang, December na eh. Habulin lang natin, magandang Christmas. Merong magandang handa sa Noche Buena, masaya yung pamilya, yung pangarap na Aguinaldo ng anak mo, maibigay mo. Yun lang yung promise ko sa inyo ngayon. Kung member kayo ng iFern at gagawin ninyo yung ituturo ng mga upline sa inyo para sa next 24 plus 6 days, for the next 30 days, no? 31 days, sige, sabi mo eh. For the next 31 days, kung gagawin mo, may maganda ka pang Christmas. Next year, pag-usapan natin yung pagyaman mo. Okay? So, for the first timers, taas po, kaliwa or kanang kamay. Pag sinabi ko, anong kumpanya mo ang sagot? iFern. Sample, ha? Kamao, ha? Hindi to pray over. Kamao. Kasi sinusuntok natin yung kahirapan. Anong kumpanya mo? iFern. Yan. Ganyan na. Tatlong beses yan. Yung pang-apat, ang itatanong ko sa 2022. Kasi every year, pag-umpisa ng taon, meron kaming battle cry. Ano yung layunin namin for the whole year? And every year, natutupad po siya. Every year, natutupad siya. Yung this year, sa 2022, taas po, kaliwa o kanan, sama-sama tayong yayaman sa iFern. Sample, sa 2022. Ayun. Etong pangatlo, pinaka-importante, lalo na sa bagong miyembro at magmiyembro pa lang. Yung ibig sabihin nung kak mo, ako nag-imbento nito, kumusta ang Christmas mo? Kasi ang haba sabihin nung kumusta ang Christmas mo, meron tayo kailangan hashtag para mabilis. Kak mo 2022. Ibig sabihin, dahil sa iFern, for the first time, gumanda ang Christmas mo. At pag napatunayan kung kaya kong pagandahin ang Christmas mo, kaya kong patunayan na next year kaya kitang payamanin. Okay? By the way, baka may sabihin mo, tangina, nag-join naman ako sa iFern, di naman maganda Christmas namin. E putangina, wala ka naman binenta, wala ka naman ginawa. Diba? After mo nagbayad, pinatubuan mo na ng alikabok yung supot. Diba? Hindi mo naman binuksan, hindi mo naman inalok, hindi mo naman tinikman. Tama? Para mapayaman kita, kailangan sumunod ka. Okay, katulad nung sinabi niya, nag-drop out siya sa high school para sumunod sa akin para ituloy yung pagyaman niya. Okay? Are you ready? Yes. So pag sinabi kong para sa best Christmas ever, ito yung sagot, taas, kaliwat kanan, kak mo, kak mo, kak mo. Sample, para sa best Christmas ever. Okay, are you ready? Yes. Okay. Anong kumpanya mo? iFern. Ano? iFern. I can hear you. iFern. Sa 2022. Sama-sama tayo para sa best Christmas ever. Kako, kako, kako. Thank you.